Yan, good day sa inyo mga master. Ang ine-next nating itro-trouble itong dam ng yung itong kaul, yung nagtataas baba dito sa kaul. May motor kasi itong mga master eh, para hindi na manual. Ayan, yan yung motor niya mga master. Ang unang-unang i-check natin dito mga master, ito yung switch dito. Lahat ng truck natin may password yan. Ito. Ito kasi yung pindutan. Kasi dito sa lagay nito mga master na wiring sand na. Yung unang gumawa na bago na. Kaya ang gagawin natin, puntan natin doon sa may motor niya. Kasi mukhang nagpagapang ng wire. Ito. Ito mga master yung motor. Ayan mga master, ito yung pinagapang nilang wire doon papunta sa switch. Ayan. Ito yung nilagay nilang pinaka fuse niya. Check natin kung putol, putol. May power switch yun. May sariling fuse. Yan mga master, try muna nating jumperan yung fuse, kung fuse lang talaga. Hindi nga, pakitesting nga boss doon kung gaganat na tong motor niya. Tago kasi yung mga ganyan, tago kasi. Ayan. Ayan. Sige, sige. Hop. Hop. Ay, sunog. Pumuputok yung fuse. Grounded yan. Sige. Check natin mga master. Pumuputok yung fuse niya pagka yung pababa. Yan, na-fix na natin yung kwan mga master, may grounded sa sa linya. Na-fix na natin. Sige, testing. Sige. Yan. Hop. Angat na yung kaul niya mga master. Oh, sagad na yon. Baba. Baba. Sige, ikaw niya, pindutin niya. Sige? Oo, sige, sige. Sumagad na yata. Sige. Yan. Sige, pababa yan. Ge. Ge. Up. Okay. Yun, okay na, mga master. Okay na. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea mga master kung paano ang pag troubleshoot ng ganitong problema ng mga ganitong 10-wheeler yung ayaw tumaas yung kaul niya. Paki-subscribe na lang mga master yung munti nating channel. Salamat.